Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, sa mga pangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po yung muli makakarinig ng inyong banal na salita. Tulungan po na maging bukas sa aming puso't isipan sa inyong mga sasabihin sa amin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, na magbibigay ng banal na salita ngayon si Brother Danmar. Nawa po, Panginoon, na ipuspusin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, at patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Maraming salamat po muli sa napakagandang awit papuri sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ay lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. So, ang ating pong paksa na ating pong pag-aaralan sa mga oras nito ay may pamagat na ang panyaya ni Kristo. Minsan po ba nakaranas po ba tayo na tayo po ba ininbitahan sa isa pong mga handaan, sa kasalan, sa birthday o kahit ano po mang mga invitasyon. At kapag ang isang tao po ay malapit po sa iyong puso, ito po ba yung iyo po bang tatanggihan ang tao pong ito? Sa madaling sabi po mga kapatid, mga kaibigan, ay nahirapan po tayo na tumanggi. Sapagkat alam ng taong ito na importante ka sa kanya. Kaya ang gusto niya na ikaw din ay makasama niya sa isang handaan po ngayon. Ngayon po sa mga oras na ito mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong pinakapaksa na ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay maaari po natin itong buksan sa aklat ng Mateo 11 na ang talata po ay 28 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay nag-aanyaya sa atin. Ano man ang mga problema na ating pong nararanasan ngayon, kung ano man po ang mga suliranin na ating napagdadaanan sa mga nakalipas na panahon, at kahit po sa panahon po at sa mga oras nito, mga kapatid, mga kaibigan, ang panawagan ng Panginoong Hesus ay nais niya na tayo po ay lumapit po sa Kanya. Ang Diyos ay nananawagan sa atin, ano man ang iyong problema, o ano man po ang mga balakid, o ano man yung mga bagay na akala mo ay wala ng solusyon, ang sabi ng Panginoon ay lumapit ka sa Kanya, at tayo po'y Kanyang bibigyan po ng kapahingahan. Bibigyan niyo po tayo ng kapayapaan ng ating puso. Ano po kaya ang kapayapaan na ibibigay sa atin po ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, at sa mga magigiliw na manunood? Ngayon po, ang ating pong nais pong pag-aralan ngayon, ano po ba yung imbitasyon ng Panginoon na sinasabi na kapag tayo po ay lalapit sa Kanya, tayo po ay bibigyan niya ng kapahingahan at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso. Ngayon po, pag-aaralan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng salitang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Hesus. Meron pong isang napakagandang kwento na akin pong napakinggan nung ako po ay high school pa lamang, ay meron daw pong isang contest na ito po ay pagalingan ng magpinta o magdrawing. At 'di ba po, kapag nung bata po ba kayo po ba ay natuto o kahiligan niyo po ba na magdrawing po o magpinta ng mga larawan, at minsan po ba ay mahilig po kayong magsulat? Ang inyo pong lingkod, mga kapatid, mga kaibigan, nung ako po ay high school, ang kahiligan ko po ay maglettering. Hindi man ako magaling magdrawing, pero kahit papaano marunong po ako ng konti na paano po maglettering ng mga pangalan at magdesign-design. At yun po yung naging kahiligan ko. At depende po sa concept, kung ano po yung ideya na naiisip ko, ay yun po yung sinisikap po siyang i-drawing. Ngayon po, mga kapatid, mga kaibigan, itong mayroong isang contest na kapag ang manalo sa contest nito ay 1,000,000 ang premyo sa kung sino daw po yung number one na mananalo po sa contest po na yun ng pagalingan po ng pagpinta. So, ang nangyari po ay marami po ang sumali, pero meron lamang pong tatlo lamang po ang napili ang pinaka-the best. Ngayon po, itong mga painter na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay sa madaling sabi, itong tatlo na kalahok na napakagaling, na pinakamagaling sa panahon na iyon, ay ang tema ng kanila pong pagpipinta ay may kinalaman sa salitang kapayapaan, o sa English po ay peace. Ngayon po, kung ang topic po ay kapayapaan or peace, ano po kaya yung, kung kayo po yung contestant, ano po yung una nyo pong nabivisualize, o ano po yung naiisip nyo po? Ano po kaya yung idodrawing nyo? Siguro kung ako ay, kung ako po yung contestant, siguro ang idodrawing ko, kahit di naman po ako magaling magdrawing, ay siguro yung nasa tabing dagat ka, tapos palubog na po yung araw, o kaya yung pasikat pa lang yung araw. Para sa akin kasi, pag nasa dalampasigan ka, pag tumitingin ka sa sinag ng araw, yung palubog o kaya nagsa-sunrise na po siya, ay makikita mo na may kapayapaan. Ang iba, lalo-lalo na kapag mahilig ka mag-hiking, kung yung mga nag-hiking ang magdo-drawing, siguro ay yung bundok. At doon sa bundok ay habang sila po ay nasa pinakatuktok ng bundok, siguro yun yung idodrawing nila, yung nakikita nila doon sa bundok. Kasi
Para sa mga hiker ay nagkakaroon ng kapayapaan o nagkakaroon po ng peace sa kanila pong puso kapag na po sila ay nasa bundok. So, marami po tayong naiisip na ideya kung ano po yung kahulugan ng salitang kapayapaan. Pero ito po ang nakakamanga sapagkat itong tatlong kalahok, mga kapatid, mga kaibigan, ay sila po yung tinaguriang na pinakamagagaling na mga pintor. At ang una po, mga kapatid, sa madaling sabi, ating pong paikli ng kwento, ay nung sila po'y binigyan ng isang oras na ipinta nila, i-drawing nila, iguhit nila sa canvas, yung kanila pong ideya na dapat ang pinaka-concept ay makita doon sa larawang iyon, yung salitang kapayapaan. Ibig sabihin, sa picture pa lang, makikita mo doon na may kapayapaan ang tao kapag nakikita nila. Sa madaling sabi po, mga kapatid, mga kaibigan, ano po kaya yung nung unang kalahok, mga kapatid, ay natapos na nila lahat. Yung unang kalahok, pumunta yung mga judge doon, tiningnan nila po yung isang painting. Ito po yung nakakalaking gulat ng mga judge ay yung painting po na kanyang pininta, yung unang yung first contestant, ang kanyang pininta po ay sementeryo. Bakit po kaya sementeryo, mga kapatid, mga kaibigan? Ano daw po ang bakit sementeryo? Nagtataka sila, may kapayapaan ba kapag sementeryo? So, tinanong ng judge yung unang kalahok, sabi ay, bakit sementeryo? Nasaan ang kapayapaan dyan? Ang sabi naman ng unang kalahok, ang sabi niya ay, alam niyo po sir, pag inyo pong pagmamasdan, kapag kayo po ay pumunta sa sementeryo, sobrang tahimik. Ibig sabihin, may kapayapaan po doon. At kung titingnan niyo po yung mga nicho ng mga patay po doon, ay may nakasulat po na RIP. Ano po ang ibig sabihin ng RIP? Rest in peace. Kaya daw po kapag sa sementeryo o kapag patay na daw po ang tao, doon lamang po tayo makakatagpo ng kapayapaan. Yun ang sabi ng unang kalahok. Ang sabi ng mga judges, may punto din ang iyong sinasabi. At kaso inisip ng mga judges, kailangan bang mamatay para tayo ay magkaroon ng kapayapaan? Parang medyo may punto yung sinabi niya na abot sa sementeryo ang kanyang pininta na doon daw ay may kapayapaan. Kaya kung ate pong napapansin ngayon, marami po ngayon sa panahon po natin na dahil sa mga problema at pagsubok, ang ginagawa nila para magkaroon sila ng katahimikan, magkaroon sila ng kapayapaan, ang ginagawa ay nagpapakamatay. Ang tanong po, yan po ba ay ang tunay na kapayapaan na dapat nating matamo? Kailangan mo bang mamatay para ikaw ay magkaroon ng kapayapaan? Kaya yung napaisip ang judge, sabi niya, may punto, pero parang meron silang hinahanap na magandang sagot. Sa madaling sabi po ay, dumako po sila doon sa ikalawang kalahok. Ngayon po, ang ginawa ng ikalawang kalahok, ang ginawa niya ay, nung natapos na rin yung pinta at present niya, Ang sabi ng ikalawang kalahok ay, ito po, tingnan niyo po ang painting nito. Sa painting na po na yun, mga kapatid, ay ang kanyang ipininta ay, ang konsepto ay masayang pamilya. Magandang bahay, may mga, yung tatay, may anak, masaya sila, nagtatawanan. So, ang sabi na ang tanong ng judge ay bakit masayang pamilya ang iyong ginuhit, ang iyong pininta? Nasaan ang kapayapaan dyan? Ang sabi nga daw, ang sabi ng ikalawang kalahok, alam niyo po sir, kapag ang isang pamilya ay masaya at hindi nag-aaway, nagkakaroon po ng kapayapaan. Sino nga ba naman po ang ayaw po ng masayang pamilya? Lalong-lalo na ka po, pag ang ating pong pamilya ay palagi pong nagtatampuhan, nag-aawayan, at minsan po ay nagsasakitan at dumarating sa punto na naghihiwalayan. Kaya ang ginawa ng ikalawang kalahok, ang kanyang pininta ay masayang pamilya. Ibig sabihin, ito po ay ideal na kapag ang iyong pamilya ay masaya, mayroon pong kapayapaan sa inyo pong tahanan. Di ba po, napakaganda ng kanyang sinabi. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, natuwa yung mga judge. Sabi nila, may punto yung pinintay niya. Napakaganda. Ideal siya.
Kaso nga lang, biglang napaisip yung ano, yung mga judge, sabi nila. Nagbulong-bulungan yung mga judge, sabi nila. Kailangan ba na ano, sino ba ang pamilya na perpekto na hindi nag-aaway? So ibig sabihin, lahat po ay meron pong ano, meron pong hidwaan, minsan ay nagtatalo-talo. Kaya ibig sabihin, hindi pala assurance po yung tinatawag nating masayang pamilya kasi wala na sa tunay na buhay dito sa mundo natin, wala po talagang masayang pamilya. Kasi yung masayang pamilya ay yan po ay idea lang. Kasi kapag ang masaya yung pamilya ay medyo nakakatakot na yan sa panahon natin. Baka puro yan tawa ng tawa, ay may ano na po yan. Baka meron na yan. Parang baliw na. So dito ay pinapakita na para bang may punto naman, ideal po yung magkaroon ng masayang pamilya para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Napakaganda kapag masaya ang pamilya, hindi nagtatalo, hindi nag-aaway, sa madaling sabi, ay meron pong kapayapaan. Kaso nga lang po mga kapatid, mga kaibigan, sa tunay na buhay, ito po ang katanungan ko po sa inyo. Kumusta po ang inyong pong pamilya? Kumusta po ang relasyon ng inyong pamilya? Kung sinasabi ng contestant number 2 na ang ideal daw po na salitang kapayapaan ay magkaroon ng masayang pamilya, ang tanong po ay, masaya po ba kayo sa inyong pong pamilya? Kayo po ba ay walang pagtatalo, walang pag-aaway? Kung yan po ay, kung kayo po ay palagi na lang masaya mga kapatid, mga kaibigan, napaka-ideal nga po yan. Kaso nga lang, lahat naman po tayo ay hindi naman lahat ng ating pamilya, ating mga kamag-anak ay perpekto. Meron po talagang problema. So, ang sabi ng mga judge ay, sa madaling sabi ay, medyo kung sa 1 to 10 ay 9. 9 po yung points. Meron pa talaga silang hinahanap na gusto nila na maintindihan kung ano ba talaga ang salitang kapayapaan. Sa madaling sabi, paikli natin ang kwento, dumako po sila sa ikatlo na contestant. Kung kayo po yung ikatlong contestant, mga kapatid, mga kaibigan, at mga magigilo na tagapanood, ano po kaya, hulaan niyo po, ano po kaya yung pininta nung ano nung ikatlong kalahok? Ha? Ano po kaya? Siguro marami po kayong naiisip. Marami po kayong naiisip. 'Di ba? Mag-imagine po tayo kung ano kaya yung pininta ng taong iyon. Kung ano kung halimbawa ang concept ay kapayapaan, ano po kaya yung ipipaint niyo po? 'Di ba yung unang kalahok, ang ginawa niya sementeryo daw. Kasi daw pag sa sementeryo ay sobrang tahimik, walang problema. So may kapayapaan. Ang problema lang doon, kailangan mo bang mamatay para magkaroon ng kapayapaan? Pangalawa ay napakaganda ng konsepto. Ang sabi niya ay masayang pamilya. Ang tanong po ay ito yung problema. Lahat po ba ng pamilya ay masaya? So ibig sabihin parang ideal po siya kaso may kulang. Kung kayo po yung ikatlong kalahok, ano po kaya yung ipipinta niyo po? Siguro sa akin kapag ano kapag ganyan ay siguro simbahan kasi sa simbahan ano yan nagwo-worship, nagpupuri sa Panginoon. Siguro kapag nasa simbahan ka ay meron kang kapayapaan. Siguro po para sa akin parang baka yung ikatlong kalahok ang ginawa niya ay nag-drawing siguro siya ng simbahan, tapos maraming nagsisimba, nakikinig ng salita ng Diyos. Siguro po, mga ganun. Pero ang tanong po, mga kapatid, ay kung kayo po kaya yun, ano po kaya yun yung ipipaint nyo po? Pero sa madaling sabi po, mga kapatid, dumako po tayo doon sa ikatlo. Ang ginawa niya, mga kapatid, ay unexpected sa lahat na hindi mo maisip kung ano yung pininta niya. Naalala niyo po ba yung ano, yung nagkaroon po ng Yolanda po dito sa Pilipinas? Ano po yung nangyari po sa Yolanda at nung nagkaroon po ng bagyong Undoy? Diba, marami pong nasirang tahanan, marami pong namatay, maraming natumbang mga puno, lahat ng mga ari-arian, nawasak. Ang ginawa niya po mga kapatid, ang ikatlong kalahok ay kakaiba. Ang pininta niya ay yung ano, yung parabang alam niyo po yung pag pinagsama niyo yung na Yolanda tapos ay yung nangyari po sa Marawi na
halos pinasabog po yung ano, yung mga bahay po doon. At ganun talaga ang kanyang pininta. Tinanong siya ng mga judges. Sabi na, ay, bakit, ano ito yung pininta mo? Diba ang concept natin ay patungkol sa kapayapaan. Bakit ito ang iyong pininta? Parang nasisiraan ka na yata ng ulo. Hindi mo ba alam kung ano yung pinaka-konsepto ng contest nito? Ang konsepto ay kailangan ipakita mo sa iyong painting yung salitang kapayapaan. Sa madaling sabi, mga kapatid, ay yung ikatlong kalahok, yung third contestant, ang ginawa niya po, mga kapatid, ay ngumiti lang po siya sa judge. Habang nakangiti po siya, yung mga judges ay parang nainsulto. Kasi ba? Parang bakit ngingitian mo lang kami? Ang sabi ng judge ay, sige, paliwanag mo bakit ganito yung iyong ipininta. Sa madaling sabi, mga kapatid, ay kanyang pinaliwanag ang painting na yun. Nakita niyo po ba, sabi ng ikatlong kalahok, nakita niyo po ba na marami po ang nawasak ng mga tahanan? Marami po ang namatay? Marami mga puno ang natumba? Lahat ng mga ari-arian ay nawala at nawasak? Sabi ng judge, oo, nakikita namin, malamang. Diba? Sabi ng judge, parang papiloso po. Ang sabi ng contestant, alam niyo po ba, sir, na kung inyo pong papansinin, doon sa may puno, may nakita po ba kayong puno po dyan? Ang sabi ng mga judge, meron. Pansinin, ang sabi ng contestant, sabi niya, sir, tingnan niyo po yung malaking puno na natumba dyan. Titigan niyo po at meron po kayong mapapansin. Ano po kaya yung napansin po ng judge? Ano kaya yung gustong ipakita ng contestant na yon? Sa madaling sabi, mga kapatid, tiningnan ng judge kung ano po yung nandoon po sa malaking puno ng kahoy. May nakita ang judge sa malaking puno ng kahoy, parang mangga, ay meron pong butas po doon sa gitna. Nung habang pinagmamasdan niya yung parang para pong butas doon sa may kahoy, ay mayroon po siyang napansin. Ang sabi ng judge, ay may nakita akong ibon na umaawit. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po ng ikatlong kalahok, ang sabi niya ay, alam niyo po, sir, ang ibig sabihin po niyan, na ipinapakita dito na kahit anumang mga bagyo o anumang mga unos ang dumating sa ating buhay, tingnan natin ang ibon na ito. Na kahit dumating man ang mga disaster sa kanyang buhay, ay natuto pa rin siyang pumuri at umawit para po sa Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kapayapaan ay, sa madaling sabi, ang ikatlong kalahok, ang gusto niyang ibig sabihin, hindi mo kailangang mamatay para ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi mo kailangan magpakamatay. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, marami po sa ating panahon na dahil po sa napakadaming problema at pagsubok na ating kinakaharap, ang nagiging solusyon ay alak. Ang iba naman ay nagiging solusyon ay tali. Baka sa palagay nila, kapag sila po ay magbigti, akala nila na wala ng problema. Mga kapatid, mga kaibigan, na dito'y pinapakita na kahit na hindi din assurance na kapag masaya kayo sa pamilya nyo, ay may kapayapaan na kayo. Dito'y pinapakita na sa ikatlong kalahok, na anuman yung naging sitwasyon ng iyong buhay, maging masalumuot man, mga kapatid, o anuman ang nakaraan ng iyong buhay, kung anuman ang ginawa mo noon, anuman yung naging kasalanan mo noon at hanggang ngayon, kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, ang ganito po nga ang sabi doon sa ating pong binasa, sa aklat ng Mateo 11 na ang talata ay 28, ganito po ang sabi po muli, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahan ng ating puso na tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan na kahit sa kabila ng mga problema, kahit sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, ay hindi po nadadaan sa alak.
hindi nadadaan sa mga kaibigan o sa ibang tao paman o sa kung ano man yung kalayawan na meron na kung ano man yung ginagawa mo, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan na kahit sa panahon na ikaw ay masaya o malungkot, ang Panginoon ay magbibigay pa rin sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan ng ating puso. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay 1, ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi po sa ating pong huling talata ay, ang sabi dito sa aklat ng Juan 14 na ang talata po ay 1, ay ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ang imbitasyon ng Panginoon sa mga oras nito, kung ano man po yung nararanasan niyo pong mga problema, ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi mo makukuha sa iba. Kaya kapayapaan na kahit anumang mga bagyo, anumang mga unos, o anumang mga trahedya ang mangyari sa iyong buhay, meron ka pa rin kapayapaan na matatamo kapag ikaw ay lumapit po sa Panginoon. Kaya ang aking pong dalangin, mga kapatid, mga kaibigan, ating pong alalahanin, ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon sa atin ay libre lamang po. Anais lamang ng Diyos sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. At tayo po'y magpakumbaba at ito po'y ating tanggapin ang kapayapaan na ibibigay ng puso, ay ng Diyos sa puso natin. Kaya nawa po, sa mensahe na ito, ay nawa po ay maalala natin, ang Diyos ay nandyan lamang at kaya po tayong bigyan po ng kapayapaan. Aking dalangin na nawa't po tayo pagpalain, aking tinatawagan po ang ating pong kapatid na magbibigay po ng isang mensahe ng awit at pakinggan po natin at namnamin ang mensahe po ng awit. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sambahin ko, purihin ko.
Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ay nananawagan sa atin ngayon. Ang ibang pamilya ay dumaranas po ng minsan ay pagtatalo. Minsan po ba kayo po ay palagi na lang nagtatampuhan? O minsan ba dumating sa buhay nyo na para bang ang pag-ibig ay nanlalamig at kayo po ay ang pag-ibig ninyo na bilang isang pamilya ay nawawala? O minsan po ba ay kayo po ba ay nakaranas na ang mahal nyo po sa buhay ay kayo ay namatay at napakasakit po mga kapatid? Ang aking pong dalangin mga kapatid, mga kaibigan, hanggat nabubuhay pa ang inyo pong mga mahal sa buhay, ipakita nyo na po ang inyo pong pagmamahal sa kanila. Kung meron po bang mga hidwaan o mga tampuhan ay isettle na po natin hanggat sila po ay nabubuhay. Kung nais po natin na tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan, ang Panginoon po ay nananawagan sa atin. Ang nais niya lamang po ay lumapit po tayo sa Kanya at magpakumbaba at tanggapin po ang kapayapaan na binibigay niya po sa atin. Nawa po kung ang inyo pong katugunan ay nais niyo po na magkaroon ng kapayapaan sa pangalan ng Panginoon, inimbitahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Patawad po o Diyos sa lahat po ng mga pagkukulang, sa lahat ng pagkakasala. Amin pong dalangin o Diyos na nawa po sa mga nangyayari sa aming buhay, magkaroon nawa kami ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan, kundi kapayapaan na nagmumula sa iyo o Diyos. Na kahit anumang problema at pagsubok, ang aming pong maranasan ay patuloy kaming maniniwala at sasampalataya na Ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Patawad po Panginoon sa aming mga kasalanan upang sa gayon ang aming pong panalangin inyo pong digin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.